Magandang araw sa mga nakikinig sa channel mo, Sir Paul. Isa lamang akong silent listener. Ngayon lamang ako nakapagpasya na magbahagi ng istorya. Dahil ngayon lamang ako nagkaroon ng oras. Kaya sana, idol, mabasa niyo to. Mendo nga pala. Hindi ko tunay na pangalan. Naninirahan sa poblasyon Muntinlupa. 35 years old na ako. Nagtatrabaho sa paggawaan ng tela sa poblasyon din. Hindi ko napahahabain ang pagpapakilala ko. 11 taong gulang pa lang ako noong tumira kami sa isang probinsya sa may Eastern Visayas. Hindi ko nasasabihin ang eksaktong lugar. Doon kasi nadistino ang tatay ko na matagal na namin hindi nakakasama. Kaya sumunod na kami sa kanya noon para makapiling siya. Maganda roon at pinupuntahan ng mga turista dahil sa mga tourist spots nito. Ang mga bahay doon ay hindi masyadong dikit-dikit, pero lahat ng mga kapitbahay ay magkakakilala. Nagbibigayin pa nga ng mga ulam kapag may sobra, o hindi kaya kapag may kaunting salo-salo ang mga tao roon. Kaya hindi rin kami masyadong nahirapan makisama dahil ayos naman ang pakikitungo sa amin ng mga residente doon. May isa akong kaibigan doon na lagi kong pinupuntahan, si Tolitz. Kalakalaro ko pa siya ng kung ano-ano noon. Lagi ko siyang kalaro ng tumbang preso, taya-tayaan, taguan, paway, text, maski sa pogs. Kaso yung nanay niya, si Aling Pasing, sobrang alaga sa anak. Kailangan kapag lalabas siya ay nakamahaba siyang suot, jogging pants ba, para hindi rin magkasugat. Maputi kasi si Tolitz, parang tatay ng isang dayuhan sa Amerika. Tapos bantay niya lagi yung anak niya. Kaya dapat, kapag maglalaro kami ng kung ano-ano, ay kailangan nasa tapat lang kami ng bahay nila. Tapos hindi aalis. Naalala ko isang beses, naglalaro kami ng patintero. Tapos hindi sinasadyang mapangga siya ng isa naming klaro. Kaya natumba ito. Tapos nagkaroon si Tolitz ng mga gasgas sa siko at paa. Nagalit si Aling Pasing sa nakabangga kay Tolitz, kahit hindi pa nito sinasadya. Sinabi na kapag daw hindi gumaling ang sugat, ay mayyari daw niya ito. Kaya nagsorry yung bata kay Tolitz. Gumaling din naman ang sugat noon makalipas ang isang araw. Hindi ko rin naman alam kung totoo yung mga banta ni Aling Pasing. Pero parang tinatakot niya lang yung bata. Mga bantang hapon noon, pupunta ako sa bahay nila Tolitz noon para makipaglaro. Bago umalis ng bahay, nagpaalam ako kay nanay. Nanghingi na rin ako ng 2 piso rito. Buti na lang at binigyan niya ako. Ang dami na rin na mabibili noon. Nilagay ko yun sa bulsa ng short ko. Tapos dumiretso na sa bahay nila Tolitz. Pinapunta ako ni Aling Pasing doon dahil hindi kami makapaglaro sa labas kasi basa ang lupa. Umulan kasi ng araw na yun. Pagkarating sa bahay nila, pinapasok agad ako ni Aling Pasing. Maayos naman ang bahay nila. Isang palapag lang. Pero malawak at kitang-kita roon ang ilang kwarto. Tapos yung kusina nila natatabi na ng manipis na kurtina. Habang naglalaro kami noon, napansin ko na nawawala yung 2 piso sa bulsa ko. Kaya ang ginawa ko, nagtatalon ako. Pero wala namang nalaglag. Kaya hinanap ko na. Nakita ko yung 2 piso ko na malapit kay Tolitz. Kaya nalipitan ko at kinuha ko. Hoy! Akin yan! Sigaw sa akin ni Tolitz nang madampot ko ang 2 pisong barya. Akin to! Nahulog si short ko! Bigyan ni nanay to sa akin! Ganti ko namang sabi sa kanya. Sa akin nga yan! May pera ko rito eh! Tinabi ko lang dito! Pinagpipilitan niya pa rin na sa kanya yon. Nang hindi ko ibigay sa kanya yung 2 piso, tinulak niya ako kaya napaupo ako. Dahil bata at medyo napahiya, gumanti ako syempre. Ang ginawa ko, sinunto ko siya sa muka. Hindi naman yung gaano masakit dahil dumaplis lang, pero bigla siyang umiyak. Ang lakas makaartista ng kumag. Dahil sa iyak niya, lumapit si Aling Pasing sa kanya. Tapos nagtanong kung ano nangyari sa kanya. Si Mendong, sinuntok ako sa pisngi. Kinukuha ko lang yung 2 piso ko eh. Ang galing niya mambaliktad. Sa akin nga kasi itong 2 piso. Tanong pa natin kay nanay. Ikaw ang unang tumulak eh. Gumanti lang ako. Alaks nga nun eh. Pero syempre, dahil anak niya ang mukhang agrabyado, doon siya kumampi. Pinagalitan niya ako
Nakita niya kasi na nagkapasa agad yung nasunto ko. Ang dami niya biglang sinumbat. Maski yung mga pagkain binigay niya sa amin. Kinukuha niya pa sa akin yung 2 pisong barya dahil kitulits daw yun. Kahit sa akin naman talaga yun. Pinilit kong hindi ito bigay sa matanda. Pinauwi niya na lang ako at huwag na raw akong babalik. Pahabol niya pagsigaw sa akin. Hindi ko naman dinamdam yun dahil makulit naman ako. At isa pa, parang hindi naman big deal yun sa akin dahil bata pa rin naman ako noon. Matapos kong gastusin yung 2 piso, umuwi na ako sa bahay namin. Kinabukasan, hindi ko na nakalaro si Tolitz. Hindi na siya pinalabas ni Aling Pasing. May galit pa siguro sa akin. Lagi niya kasi akong pinagmamasdan habang naglalaro kami ng habulan ng ibang mga bata. Masama pa rin ang tingin niya sa akin kahit na pinagsorry niya na ako sa anak niya. Hindi ko na lang siya pinansin. Pag uwi ko sa bahay, naabutan ko si nanay na nakahiga sa isang mahabang kahoy naming upuan. Tapos mukhang namimilipit sa sakitin siya at ulo. Nay, anong nangyari sa inyo? Tanong ko kaagad kay nanay. Hirap na hirap kasi siya. Base sa ekspresyon ng mukha niya. Biglang sumakit ang tiyan ko, anak. Tapos mabay pang ulo ko. Ikaw na nga muna ang magsaing. Utos niya sa akin. Dahil naawa ko kay nanay, dali-dali naman ako sumunod. Buong araw sumakit ang tiyan at ulo ni nanay noon. Kaya maaga rin umuwi ang tatay ko galing sa trabaho para alagaan siya. Hindi rin niya maipaliwanag kung bakit biglang sumakit yun. Eh wala naman siyang nakain na kahit ano. Nawala naman yung sakit nun kinabukasan. Dahil nakikipagtsika na siya kay Aling Pasing. Nandoon ako sa bakuran noon. Naglalaro ng bola nang marinig ko sila nag-uusap. Wala bang nararamdaman si Mendong na kahit ano? Tanong ni Aling Pasing na ikinilingon ko sa gawin nila. Nagsalubong pa nga ang mga mata namin. Pero umiwas ka agad si Aling Pasing. Bakit mo natanong yan? Wala naman. Malusog ang anak ko at hindi basta-basta dinadapuan ng sakit. Tugon agad ni nanay sa kanya. Wala. Naitanong ko lang. Sige, rito na ako at may niluluto pa kasi ako. Paalam niya kay nanay at mabilis na umalis. Nagkatinginan pa kami ni nanay at pareho nagtataka. Kinabukasan, bumalik na naman yung sakit ng tiyan at ulo ng nanay ko. Minsan ay nagtatay na siya na may kasamang bulate. Tapos sumusuko ng dugo. Nawawala rin naman kinabukasan. Tapos babalik ulit. Isang beses nung nasa labas ako ng bahay, nakatingin na naman sa akin si Aling Pasing. Masama ang tingin niya at parang sinusuri niya yung buong katawan ko. Hindi ko naman siya pinansin. Pero bigla siyang lumapit sa akin at hinawakan ang braso ko. Wala ka bang nararamdaman, kakaiba, Mendong? Tanong niya sa akin na matalim pa rin ang tingin. Dahil sa takot, binawi ko yung braso ko na hawak niya. Umatras ako na kuunti kasi nag-iba yung pakikitungo ni Aling Pasing sa akin. May halong galit yung mga tanong niya. Wala po, sabi ko naman. Buti, ayos lang lahat sa inyo. Tanong niya ulit habang sumisilip-silip sa bahay namin. Si nanay po, laging sumasakit ang tiyan at ulo. Nagtatay na rin na may kasamang bulati tapos nagsusuka ng dugo. Sabi ko naman na ikinibigla niya. Mukha siya nag-alala para sa nanay ko. Nagpatingin na ba siya sa doktor? Sabi nito. Hindi po, hindi pa kasi dumadating si tatay eh. Ang alam ko po sa Makalawa raw po darating. Sagot ko naman. Sabihin mo sa nanay mo, huwag na huwag pupunta sa doktor. Sa albularyo siya magtungo dahil hindi kayang gamutin ng doktor yung sakit na nararamdaman niya. Pagkasabi niya noon ay agad siyang umalis. Hindi na nagpaalam sa akin. Kahit na litong-lito, sinabi ko yun sa nanay ko. Naniwala siya sa sinabi ni Aling Pasing dahil alam niya sigurong hindi siya ipapahamak nito. Kaya nagpahanap agad siya kay tatay ng isang albularyo na malapit ang sa lugar namin. Noong nakahanap sila, ay agad kami pumunta roon. Nagpumilit ako na sumama dahil nag-aalala ako para kay nanay. Hindi na rin kasi siya nakakakain dahil wala na siyang gana dahil sa sakit nga ng tiyan niya. Tapos biglang nawawala, bumabalik ulit pagkalipas ng isang araw.
Papasok pa lamang kami sa bahay ng albularyo nang patigilin niya kami sa may pinto niya. Diyan lang muna kayo. Teka sandali. Sabi ng albularyo. Pagbalik niya, may dala na siyang silya at isang maliit na palanggana. Inilapag niya ito sa may bakuran at pinaupo agad si Nanay Cecilia. Hindi ko alam na may hawak siyang itog noon. Hinawakan niya iyon na mabuti. Itinapat sa may palanggana at nag-usal ng dasal. Mahigpit ang hawak nito sa itlog, ngunit hindi ito nababasag. Nakatingin lang kami ng tatay ko sa ginagawa ng albularyo. Maya-maya lang, parang nilamig si Nanay. Kitang-kita ko na napabaloktot siya. Hinawakan niya rin yung tiyan niya na parang nasasaktan at bigla siya nagsuka. May dugo ito at ang kahindik-hindik na nakita ko ay yung mga bulate na itim. Napakapit ako sa tatay ko dahil natatakot ako para kay Nanay. Suka lang siya na suka hanggang sa kumalman siya. Ayos na! Wala na! Nakontra na ang parusa na ibinigay sa'yo ng nambarang. Mabuti na lamang at hindi nabasag ng itlog. Kung nabasag ito, wala na akong magagawa rito. Pinakaaway ka ba? Sabi ng albularyo habang tinatapik-tapik ang likod nito. Wala po akong nakaaway. Hindi nga ako masyadong lumalabas ng bahay kung hindi kailangan. Sa'yo napunta ang dasal ng mambabarang. Hindi besa ang kung sino man naglagay ng sakit na yan sa'yo. Kaya sa'yo napunta. At hindi sa miyembro ng iyong kapamilya. Mukhang kakilala nyo ang nambarang sa'yo. Mabuti na lamang at hindi pa ito malala. Tinulungan ka rin niya Ineng na konsensya sa ginawa niya. Kaya nagbigay siya ng impormasyon. Sa uling sinabi ng albularyo ay mukhang nahinuna ako kung sino ang tinutukoy niya. Maging ang nanay ay alam na kung sino. Kaya matapos magpasalamat at makapagbigay ng kaunting pera, ay dali-dali kaming umalis sa bahay ng albularyo. Hindi naman galit na galit ang mukha ni nanay. Yun bang tama lang para makumpronta niya si Aling Pasing? Tinanong niya ako kung may ginawa raw ba akong kalokohan kay Aling Pasing at nagawa niya mambarang kahit hindi naman daw ito biyasari ito at hindi niya rin lubos akalain na gagawin yun. Sinabi ko sa kanya yung pagsuntok ko kay Tolitz at yung 2 piso na sinabi ni Tolitz ay sa kanya. Pinagalitan ako ni nanay. Hindi ko raw dapat ginawa yun dahil sabi ni nanay na kwento ni Aling Pasing sa kanya kapag daw may nang-away sa anak niya, papatulan daw talaga nito. Pagdating sa bahay nila Aling Pasing ay sarado ito. Mukhang umalis silang mag-ina. Kaya pinalipas na lang ni nanay at babalikan ng bahay kung kailan may tao na. Ngunit nagdaan ng ilang linggo, hindi pa rin bumabalik sila Aling Pasing at Tolitz. Mukhang nakonsensya nga at natakot sa maaaring mangyari sa kanilang mag-ina. Wala namang gagawin si nanay. Manghihingi lang siya ng tawad sa ginawa ko sa anak nito. At sana raw, manghingi rin ito ng paumanhin sa ginawa niya kay nanay na dapat ay para sa akin. Hindi naman na nagpakita sa amin si Aling Pasing simula noon. Nalaman na lang namin na iba na ang titira sa dati nilang bahay. Kaya wala kaming nagawa at pinatawad na lamang ito. Kahit na hindi naman talaga sila nang hingi ng paumanhin, ipinagpasadyo sa lang namin. Ngayon okay na si nanay. Malakas pa siya hanggang sa ngayon at nakikinig rin sa channel mo Sir Paul. Pakibati naman po si Nanay Diyosa. Palayan niyo lang po at idol na idol kayo sa pagnanarate niyo po. Hanggang dito na lamang ang maibabahagi kong storya. Kapag may oras ulit, magbabahagi pa ako ng karanasan ko. Maraming salamat sa nakinig at hindi na boring sa kwento ng aming pamilya. Hiling ko, sana dumami pa ang subscribers ng channel na ito. Thank you.